Maligayang pagbabalik mga ka-Eriksam TV. Kung napapansin nyo eh, palagi ko na lang ini-endorso yung Tongkat Ali Coffee na binibili ko sa Dynaparm. Kasi laging tumitigas itong yagbuls ko at laging tumatayo itong alaga kong sawa. Maswerte nga kayong mga member ng Dynaparm dahil nakaka-discount kayo sa mga produkto. Para sabihin ko sa inyo mga pare koy eh, mahigit 500 pesos na yon presyo ng 1 box with 20 sachets ng coffee mixture Tongkat Ali na binibili ko sa Dynaparm. Pero kung kayo ay may limitadong budget lang, eh, may suggestion ako sa inyo, mga pare koy, na murang kape na may Tongkat Ali pero nabibili na ito sa mga botika at kahit saang tindahan gaya ng mga sari-sari store, nabibili na ito na 19 pesos or 20 pesos kada isang sachet. Ito ay walang iba kundi rice coffee. Kung bibili kayo ng 1 box eh, may laman niya ng 10 sachets sa halagang 170 pesos lang. Alam nyo mga pare koy eh, napag-alaman ko na doon lang pala sa San Fernando Camarinesor yun pagawaan ng rice coffee. Sikat na nga sa buong Pilipinas yan rice coffee dahil pati yun sikat na kontrabidang action star na si John Regala eh kinuhang endorser nung kapeng rice coffee. Nasubukan ko din nga yun rice coffee, then ramdam kong unti-unting tumatayo itong alaga kong sawa, then tumigas rin itong yagbuls ko as kahit sinong handang tumuwad eh yayayain ko ng kantutan doon sa papatantan apartel dahil may branch sila doon sa Jacob Street, Bagong Bayan, Sor, Naga City, Concepcion, Grande, Naga City, at doon sa Anayan Pili. Pagkat 170 pesos lang yon pinakamurang kwarto. Alam nyo mga pare koy eh, kung familiar kayo doon sa Korean girl band na Blackpink eh, kilala nyo si Lisa Manoban. Yan si Lisa eh, hindi naman yan Koreana eh, dahil ipinanganak yan doon sa Buriram, Thailand noong March 27, 1997. Kaya 26 years old na siya ngayon. Eh, may edad na yan si Lisa Manoban pero parang 18 years old lang siyang tingnan eh. Wow! Ang ganda! Para sabihin ko sa inyo mga pare koy eh, never kong nakita sa photos or videos si Lisa na nakasuot na lang ng bra at panty. Kasi natanggal na yun mga lumang Facebook account ko eh, kung saan followers ako nung Blackpink na ang member ay sina Rose, Jisoo, Lisa at Jennie. Eh, bagong create lang yun Facebook account ko last November 24, 2022. Sooner eh muli kong ifa-follow yun Blackpink Facebook page kasi magaganda. Maganda at sexy nga yun si Lisa pero sa tuwing nakakainom ako ng Tongkat Ali Coffee eh mas lalo siyang gumaganda kasi gusto ko siyang hubaran sa tuwing tumitigas itong yagbuls ko at gusto ko siyang kantutin tuwing nakatayo itong alaga kong sawa. Dahil anong silbi nung discount card ko sa Hotel Sogo kung hindi ko man lang gagamitin para makadiscount sa executive room. Alam nyo mga pare koy eh, yun mga dalagang chicks na malalavi po yun itsura ng mukha at katawan eh,
nandyan yun kahinaan ko. Kasi kahit ako yun maglaba ng mga panty, eh, gagawin ko talaga yan kasi marupok lang yun pagkalalaki ko eh. Kayong mga nakikinig ngayon, eh, kung mayroon ditong may-ari ng video kibar, yung nagpapalabas ng chicks for bar fine para i-check-in sa mga lodging house, eh, siguraduhin nyong maganda, sexy at may itsura yun ihaharap nyo sa akin because I'm willing to spend thousand of pesos or even million of pesos para lang kumantot ng puki. Ang pag-uusapan talaga natin ngayon mga pare koy, eh, yun personal kong karanasan at yun mga nasaksihan ko doon sa barangay Triangulo, Naga City, Bicol. Yun katabing barangay nung barangay Tabuco. Yun pala tandaan kong landmark na hanggang ngayon ay nandoon pa rin ay walang iba kundi yun Sky City Gasoline Station. Sakaling kulangin kayo ng gasolina sa inyong kotse, jeep, jeepney, multicab, bus or motor, then doon pa kayo inabutan sa barangay Triangulo, eh doon na lang kayo magpakarga ng gasolina sa Sky City. Saan ka pa? Alam nyo mga pare koy, eh, kung babalikan natin yung year 2009 doon sa barangay Triangulo kung saan naroroon yon Sky City Gasoline Station, eh sa may parting left side or kaliwa noon, kung titingnan nyo ngayon, eh di ba may katabing paupahang building yon? Noong year 2009, kung kailan doon na nakatoon yon atensyon ko, eh hindi naman paupahang building yun katabi ng Sky City sa left side dahil beer house yun katabi nun. Ang pangalan ng beer house na yun ay Dinas Videoke Bar. 1,800 pesos lang ang bayad doon sa management ng bar as bar fine. Kung gusto mong makakantutan yun chicks na napili mo doon sa VIP room nila. Kasi yun mga chicks na nagpe-perform ng pole dancing, eh doon yun nangyayari sa first floor. And then yun VIP room nila ay nasa second floor. Noong mga panahong nagmamatsyag pa lang ako sa labas ng Dinas Videoke Bar, eh napansin kong medyo may kalumaan na yun bahay aliwan. Pero sulit naman yun, patakbo ng management doon eh. Alam nyo mga pare koy, noong first week ng November 2009 eh, alas 4:30 ng hapon noon eh, nakatayo ako noon sa labas ng Dinas Videoke Bar. Then saktong-sakto, pagkalingon ko doon sa may parting gilid ng bar eh, may maganda, sexy at may itsurang chicks yun gumalaw doon sa kortina as alam kong sa akin yun nakatingin eh. Dahil wala naman ibang nakatayo sa labas, kundi ako lang. Wow! Ang ganda! Yeah. Medyo pinawisan ako nun at tumigas itong yagbuls ko as nadamay pang tumayo itong alaga kong sawa. Kaya pumasok ako doon sa Dinas Videoke Bar para alamin kung ano yun sistema sa loob. Pagpasok ko sa loob, eh, yun manager ang humarap sa akin at nag-endorso pa sa akin na mga sexy yung chicks ni nila. Then, nandoon pa yun babaeng chicks na naka-eyes to eyes ko doon sa pinto ang salamin nung ginalaw niya yun kortina. Wow! Ang ganda! Yeah. Sabi nga eh, wag mong pakiligin kung hindi mo jojowain.
Ang sa akin naman eh, huwag mong baksyuan kung hindi mo yayayain ang kantutan. Wow! Ang ganda! Siya nga pala mga pare ko eh. Bago tayo magtapos eh, nandito ako sa may compound ng Bistro Leonardo, located at Barangay San Agustin, Pili, Camarinesor. Nandito lang ako sa may parting balko nila. Ito oh, tingnan nyo mga pare ko, malay nyo, mainggan nyo kayong pumunta dito para uminom ng beer, whiskey, or kahit anong matripan nyo. Tingnan nyo oh. Mga pare ko, oy, ngayon ko lang napansin, my long wait is finally over dahil yun magandang staff dito sa Bistro Leonardo ay inihatid niya na sa akin itong order kong 150 pesos lang na isaw. Ito, tingnan nyo. Kaya mga pare ko, kung gusto nyong mabusog at malasing, dito na kayo sa Bistro Leonardo. Hanggang dito na lang muna po tayo dahil abangan nyo na lang mga pare ko, yun mga ibubulgar ko sa Dinas Videoke Bar Part 2. Abangan nyo mga pare ko ang episode ko na Dinas Videoke Bar Part 2. Wow, ang ganda.